sasabi natin dati na kapag underbone, Honda Wave agad ang naisip natin. Pero ngayon, marami nang nagsilabasan na underbone na magaganda. At mas malalaki ang makina. Kabilang na nga dyan ang Yamaha Sniper at Suzuki Raider. Kamakailan lang ay naglabas ang bagong model ng Yamaha. Ito yung Yamaha Sniper. But this time, 155cc na siya at 6-speed transmission. Ang alam natin na kapag top speed, ang pinag-uusapan ay Raider 150 talaga ang nangingibabaw. Hindi talaga kaya ng Sniper at RS 150 pagdating sa top speed. Pero itong Yamaha hindi nagpahuli. Dahil nilakihan nila ang displacement niya. At dahil dyan, nagkaroon na naman ng challenger ang Raider 150 Fi. Ayan, tara. Tignan natin ang engine displacement specification ng dalawang motor na ito. Pero kung bago ka sa channel ko, ay huwag kalilimutang hit yung subscribe button at ding din yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Okay, so magsimula tayo dito sa engine kasi ito yung pinaka-major na part ng isang motor. At ito din yung major upgrade ng Yamaha Sniper. Itong dalawang motor na ito pareho na 4-stroke. Si Sniper, SOC yung tinatawag. At si Raider Fi, DOC. Ano nga ba yung tinatawag nating SOC? Ito yung tinatawag nating single overhead cam. Yung DOC naman, ito yung tinatawag nating double overhead cam. Ayan. So, pareho silang liquid cooled. Ayan, so pareho din silang 4-valve, single cylinder. So sa engine displacement natin ay mas lamang si Sniper 155 kasi 155cc na siya. Si Raider Fi ay 150cc na rin siya. So mas malaki ng 5cc si Sniper. Pagdating naman dito sa power, si Sniper mayroon tayong 13.2 kilowatt at 9,500 RPM, samantalang si Raider Fi 13.6 kilowatt at 10,000 RPM. When it comes to power, mas malakas talaga yung output nitong Raider 150. So isa sa mga dahilan dyan, itong ang DOH na tinatawag natin at yung kanyang 62mm bore at 48.8mm na stroke. Kasi yung ganitong design guys, na mas malaki yung bore, top speed talaga yan, pang top end talaga yan. So mas mataas yung na-degenerate niya na RPM. So yan ang advantage ng DOC na tinatawag natin. So dito tayo sa torque, meron tayong 14.4 Newton meter at 8,000 RPM, samantalang si Raider Fi meron tayong 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. So makikita natin mas torquey talaga si Sniper 155. Tumutugma na yung sinasabi natin sa pagdating sa torque ay mas lamang talaga si Sniper. Papansinin ninyo, mas mataas tong torque ni Sniper. 14.4 Newton meter versus 13.8 Newton meter. So malaking points yan yung nilamang ni Sniper 155. So yan talaga yung characteristics ng single overhead cam. Mas malakas yung na-generate na torque kumpara sa Raider Fi, 13.8 Newton meter lang at 8,500 RPM. So kung power ang gusto nyo, itong Raider 150 Fi. Pero kung combination ng torque and power, siyempre dito kayo tayo Sniper 155. Pero kung top speed ang pinag-uusapan at dumudulo, doon kayo kay Raider Fi. Ayan. So dito naman tayo sa compartment. Si Yamaha Sniper ay walang compartment. Gayon din si Raider Fi, pareho silang walang compartment. Kung mahilig kang magbiyahe, so maiging sinasuggest ko na lang na magpakabit kayo ng top box o kaya bag, ganon. Yung compartment ng Raider Fi,
Yes, parang wala din. Kaso nga lang, ang may lalagay mo lang dyan is konting tools. Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng maglagay ng mahalagang gamit dyan. Like for example, cellphone, yung wallet, hindi rin naman pwede kasi nga, nasa taas yan ang makina, mainit guys. Ito yung mga disadvantages ng dalawang motor na ito. Mga underbone na ito, kumbaga sa mga scooter, lamang na lamang yung mga scooter dyan kasi may mga box. Dito sa Sniper na to at Raider, itong dalawang underbone na to, nako po. Talagang parang nakadesign lang na pangkarera guys. So, itong Raider parang dinesign na pang drag. Itong Sniper pang circuit. Ganun guys, it's your choice. Walang brand war dito guys. Dito naman tayo sa brake. So, yung brake niya is pareho silang may front and rear disc brake. So, maganda yung stopping power nila. Then, yun nga lang, medyong kinulang nga lang kasi nga, hindi sila nag-equip yung mga engineers, hindi pa nila naisipan na i-equip siya ng tinatawag nating ABS or anti-lock braking system. Pero soon siguro, yan yung isusunod nila. Kasi kung tutusin mga kamonay, yung engine na yan is hindi na lumalayo sa 400cc, kayang-kaya niyang habulin. Pero sana sa mga susunod na mga taon pa ay maglagay na sila ng ABS na tinatawag natin. Hintay na lang natin guys. Dito naman tayo sa front tire. So si Sniper mayroon siyang 90x80. Sa Raider 70x90. Ayan. So mas mapayat yung gulong ng Raider kumpara dito sa Sniper. Sa likod naman 120x70 dito sa Sniper, sa Raider 80x90. So mas mapayat pa rin talaga si Raider. So ito rin yung dahilan kung bakit mas mataas yung power output ng Raider Fi. Kaya na mas dumudulo siya. So nagta top speed talaga itong Raider 150 Fi guys. Ayan. Medyo manipis kasi yung gulong eh. Kasi pag manipis yung gulong mga kamonay, so mas maliit yung resistance doon sa kalsada, kaya mas malakas o mas mabilis yung ikot ng gulong. Mas magaan kumbaga kumpara dito sa Sniper 155. So dimension naman tayo mga kamonay. Yung haba sa Sniper, mayroon tayong 1975 mm. Kay Suzuki Raider, meron tayong 1960 mm. So dito mas mahaba yung body ng Yamaha Sniper. Yung lapad na pan, so yung Sniper mayroon siyang 665 mm. Dito naman sa Raider, 675 mm. Tingnan nyo, mas malapad pa pala yung Raider. So dito ako nagulat guys, so mas malapad pa pala si Raider Fi. So yung taas niya, so si Sniper 155 o 155 ay mayroon siyang 1085 mm. So dito sa Raider Fi 1280 mm. So mas mataas, mas matangkad si Raider Fi. So seat height natin dito kay Sniper 155 mayroon tayong 795 mm. Dito naman tayo kay Raider Fi mayroon tayong 765 mm. So mas mababa si Raider Fi. Medyo friendly talaga ito sa mga average Filipino height na hindi katangkaran. No offense mga kamonay, kasi ako hindi rin ako katangkaran eh. Nasa 5'7 ako eh. So dito tayo sa clearance naman, mayroon tayong 150 mm haros. Pareho sila yung Raider Fi. At ang bigat niya ay itong Sniper 121 kg, o tinatawag natin kilogram. Itong Raider Fi meron tayong 109 kg. Okay, so mas magaan si Raider Fi. So dito tayo sa fuel tank capacity, si Sniper 155 meron tayong 5.4 liters, kumpara dito sa Raider Fi meron tayong 4 liters lang. So dito naman tayo sa susian, si Sniper 155 ay keyless ignition, sa Raider Fi wala. So traditional na susian pa rin. Yan.
And then si Sniper 155 ay siyempre mayroon siyang socket charger. Ang akala ko nga noon yung pagdating ng 2021 na model is meron na ding charger. Eh yun, wala pa pala guys. Color lang yung iniba ng Raider 150 Fi. Actually itong socket charger ay parang dagdag ano na lang, accessory na lang ito. Pwede naman maglagay din yung Raider. Marami naman na tayong mabibili na aftermarket dyan. So hindi naman big deal yan guys. So dito tayo sa panel, sa Sniper 155, digital na rin. Pareho silang digital. So wala na, so nasa 21st century na tayo kasi lahat halos lumalabas ng mga sasakyan ngayon is combination na ng analog at saka digital. Pero this time, itong dalawang motor na ito ay full digital na siya. So dito naman tayo sa price mga kamonay. So Sniper 155 is around 120,000 at si Raider 150 Fi ay 109,900. So kung ang magiging price lang ng nitong Yamaha Sniper ay mga nasa around 110,000. So dito na ako sa Sniper, di ba? Pag ikukumpara sa Raider, kasi mas maganda yung specification ng Sniper eh, kung titignan mo. So mataas lang ang engine output talaga ng Raider Fi, pero yung comfort, doon na rin yung power. Dito ako sa Sniper, pero pag speed and power, punta tayo kay Raider Fi. So nasa sa inyo dyan mga kamonay kung ano yung preference ninyo. Basta pinakita ko lang yung differences ng dalawa. So nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong bilhin. Ayan, kung gusto nyo ng medyo manipis, punta kayo sa Raider Fi. Kung gusto nyo nagda-drag, kung gusto nyo naman nag-circuit o kaya mag-banking-banking, punta kayo sa Sniper 155. Okay, so napaka-advanced na rin ng makina ng Sniper 155 kasi meron na siyang VVA. Okay, o ito na tawag natin variable valve actuation. Sabi ng mga ibang Yamaha hater, pampalakas lang daw sa gasolina yon. Kumbaga sa sasakyan, kung ikukumpara natin sa mga Honda cars, yun yung VTEC, di ba? So sa Yamaha naman, punta tayo sa VVA o tinatawag natin na variable valve actuation. Yun tinatawag nilang less fuel, more power. Yun yung pinagmamalaki ng Yamaha. So inuulit ko lang, no to brand wars guys, mga kamonay. So pinagkukumpura ko lang yung differences ng dalawa. Ayan, so dyan nyo na makikita kung ano yung gusto nyo ninyo, kung ano yung napupusuan ninyo, kung gusto nyo yung speed and power. Punta kayo sa dock o double overhead cam sa Raider Fi. Kung gusto nyo ng medyo torquey and medyo comfort at pang long drive, pang circuit, punta kayo sa Raider sa Sniper 155. Ayan. So, yun lang na naman guys ang differences ng dalawa, para silang underbone. Ayan. So, nasa sa inyo yan guys kung alin ang bibili nyo dyan. So, kung ano yung piliin nyo, hindi na kayo talo guys. Kung ano yung pipiliin nyo sa dalawa, hindi na kayo talo. So, stay tuned lang kayo dyan. Sana po mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo yung mga content ko. Ayan, iba-iba tayo ng content. Guys, nandyan yung mga, visitahin nyo lang yung mga playlist ko. Nasa agriculture tayo, nasa motovlogging tayo, nasa car reviews tayo. Kagaya nito, motorcycle reviews, specification, and guitar covers. Ayan, so kulitan vlogs. Ayun guys. So, salamat ng marami sa panunood ninyo at pakikinig ninyo mga kamonay. So, see you next episode natin or next content natin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. It's me, Ansing. And so, peace out.